Chapter 1, verse 12. Lahat na nakita magsabi, praise the Lord. Chapter 1, verse 12. Ang sabi ng Biblia, mga pari, for the which cause I also suffer these things. Oh, suffering. Suffering. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Church, alam natin ang book of Timothy, St. Timothy. Ito'y sinulat na ni Pablo na siya'y nasa gitna ng prison. Nakakulong siya, mga kapatid. At alam niya na hindi na siya ililigtas ng Diyos. Many times na siya nililigtas ng Diyos at may pagkakataon binuhay siya ng Diyos. Pero sa pagkakataon yun, mga kapatid, ay sinulat niya ang 2 Timothy chapter 1, verse 12, hindi na siya ililigtas ng Diyos. Alam niya, yun ang kanyang kawakasan, mga kapatid. At ang sabi niya, mga kapatid, yung konsepto niya sa Diyos, andun pa rin, mga kapatid. Alala ko yung naging unang kandidato, mga kapatid, ko sa lethal injection. Sino yun? Alala niyo yun? Ichigaray? I'm sorry. Yung first candidate, pinapakain, hindi na makakain, mga kapatid. At wala kang encouragement na maririnig, mga kapatid, sa kanya. Si Paul, alam niya siya'y mamatay, mga kapatid. At ang sabi niya, I am persuaded that he is able to keep, kaya niyang ingatan, that which I have committed unto him against that day. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay ang Diyos, mga kapatid, na nag-iingat ng kanyang pangako, mga kapatid. Pag pinagkatiwala mo ang iyong buhay, ang iyong buong buhay sa kanya, mga kapatid, iingatan ng Diyos at pagpapalain niya ng Diyos, mga kapatid. Dahil walang pinabayaan ang Diyos, mga kapatid, sa mga tao naging righteous sa kanyang harapan, mga kapatid. Ang prosperity, sabi nga, sikreto ng prosperity is mag-invest ka na something sa mga businesses, whatever. At maging wise lang tayong magkaroon tayong tamang knowledge sa pag-manage ng business, pwede ka mag-prosper. Yeah? That's true? Pwede ka mag-prosper. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-invest sa isang business. I love business. But, ang sabi ng Biblia, mga bayo, ang sabi ni Moses kay Joshua, this book of the law shall not depart from thy mouth. At meditate therein, day and night. Ang dulo ng mga kapatid, it's not just a success, but a good success. Amen. Good success. Church, listen to me. Yung konsepto natin sa Diyos, yung pagkaalam natin sa Diyos, mga kapatid, ang magpapanatili ng ating identity, mga kapatid. Although malay tayo sa fellowship, although malay tayo sa magulang, mga kapatid, pero pag mayroon ka strong conviction sa ating Panginoong Diyos, hindi mawawala ang iyong identity sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, mga kapatid. Marerecognize ka ng mga tao, mga kapatid, na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. And they will follow you. They will listen to you. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I remember the prodigal son. Prodigal son. Sabi ko nang nabasa ko, prodigal son na pagan. Prodigal son. Alam natin, nabanggit kanina ni Pastor Ray. Prodigal son, talagang kinuha niya yung kaniyang mana na wrong time at the wrong place. Kinaimana niya, mga barit, at bilang mapagmahal na mabinigay sa kaniya, mga barit. Sometimes, inaalaw ng Diyos ang mga bagay na pinipilit natin sa kaniya, although hindi kaloob ng Diyos. Amen. Isang kasalanan ng Egypt, ng Israel na sa wilderness, some 78. Ang sabi din, mga kapatid, some 78. And they tempted God by asking meat for their lusts. Tinukso nila ang Diyos. Tinesting nila ang Diyos. Asking meat for their lusts, not for food, but for lusts.
Sometimes, may mga kagustuhan tayong mga kapatid na alam natin na kalooban ng Diyos at pinipilit pa natin, mga kapatid. At gumagawa tayo ng mga reason. Kasi, pastor, kasi ganito eh. Kasi kung hindi ko gagawin ito, magkakaganto eh. Oh, come on. Kasi, pastor, nakakaawa naman, baka magpakamatay kung hindi ko siya sasagutin. Ikaw magpapakamatay. Diba? Ganyan, no? Asking something that is in the will of God. Although alam natin, hindi ko loob ng Diyos, kasi namingi tayo ng mga bagay na we're tempting God sometimes. Now, prodigal son, andun mga kapatid, hanggang, to make this story short, alam niyo na yun, alam niyo na yung story ngayon mga kapatid. Now, na siya na andun na, nag-aalaga siya ng baboy mga kapatid ko, gumakain ng pagkain ng baboy, naalala niya mga kapatid, ang aking father ay may mga trabahador din, pero nakakakain ng tama, nakakatulog ng tama. Babalik na lang ako para maging servant. Church, listen. Ulitin ko, hindi yung failures natin na nagpapalayo sa Diyos. Hindi yung kasalan natin na nagpapalayo sa Diyos. Hindi yung sitwasyon na kinasadlakan natin ang nagpalayo sa Diyos, mga kapatid, o nagpapalayo sa Diyos. Ang dahilan ng ating pagkakalayo sa Diyos, mga kapatid, babalikan ko ang ating konsepto sa ating Panginoon. Although nagkasala tayo sa Diyos, although marami tayong failure, mga kapatid, ba't kilala mo ang Diyos na kaya magpatawad sa iyo, babalik at babalik ka, mga kapatid. Alam ng prodigal son, na siya'y nagkasala at naiiyak siya, mga kapatid. Pero kilala niya ang kanyang ama. Kilala niya ang kanyang ama. Babalik ako para maging servant. Kilala niya ang kanyang ama, mga kapatid. Pag kilala mo ang Diyos, ano man ang sitwasyon mo, ganun man ka-grabe kasamaan ang nagawa mo sa harapan ng Diyos, ano man kasalanan ang nagawa mo sa Diyos, babalik ka sa Diyos dahil kilala mo ang Diyos. The Bible said He is faithful and just to forgive us. Bago mag-pastor, mga kapatid, marami akong failures na nagawa sa Diyos. Pero alam ko ang biyaya ng Panginoon. Alam ko ang biyaya ng Diyos. Tumatayo ako dito, mamay, nagtuturo ako. Not because of my talent, because of ability, but because kung sino ako, mga kapatid, but because of God in me. I know Him. Hallelujah. Praise the Lord. Isang dahilan, kagaya ng ginawa ni a serpent, mga kapatid, it's the same story. Ang kaaway talagang gusto kong kunin. Sabi ng Biblia, naparito siya para mag-steal, to kill, to destroy. Yun ang purpose niya. Kaya sabi rin ng Bible, sa Old Testament, siya yung serpent, sa Genesis, the first book. And then sa last book of Revelation, mga kapatid, sabi ng Biblia, naging dragon. Lumaki. Dapat serpent lang sa Old Testament, sa Genesis. Tapos, naging dragon, mga kapatid. Laki nun, ano? Naging mas makapangyarihan ba siya? No. Although lumaki siya, mga kapatid, isang bagay na gusto ko i-conclude sa kanya, he is defeated and prostrated, mga kapatid. Amen. From the beginning, gusto niyang gayahin ang Diyos. That's why naging Satan siya, mga kapatid. That's why naging devil. I will be like Most High God. I will ascend to the throne. I will. Gusto niya itaas ang kanyang sarili, mga kapatid. Although kilala niya ang Diyos, mga kapatid. Gusto niya itaas ang kanyang sarili, mga kapatid. Gusto niya i-imitate ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Satan is like a roaring lion. Roaring lion, seeking whom he may devour. Satan is like a roaring lion. Church, remember this. Satan is like a roaring lion. He is defeated. Amen. And prostrated. He's not the lion. The lion is Jesus, the lion from the tribe of Judah. Nagkukunwari lang leon. That's why he's like a lion. Hindi siyang lion. Ang lion is Jesus. Pero ginukuha lang niya, mga kapatid, ang pagiging leon. Pero totoo, nagpusa lang siya, mga kapatid. Inilawan lang. Kaya kanino ang laki, mga kapatid.
Amen. Yan ang gustong gawin ni Satan. Alokin ka ng mga bagay na ganun, mga kapatid.